Good day sa inyong lahat mga boss. Ngayong araw na to magpapalit tayo ng coil spring nitong Mitsubishi Lancer 4G13. Lancer itlog or Lancer hotdog ang tawag nila rito. Ay, mapapansin nyo rito sa rear, masyado na siyang mababa kahit wala pang sakay dun sa kotse. Pero dun sa front, makikita nyo malaki pa yung agwat ng fender dun sa ating tire. Noong nakaraan gumawa ko ng video mga boss na nagkabit tayo ng rubber cushion dito sa ating coil spring. Pero talagang masyado na talagang malambot yung ating coil spring, kaya no other solution na dyan mga boss kundi magpalit na talaga ng coil spring. So pagdating sa ating Mitsubishi Lancer, syempre ano ba yung pwede nating ipalit na spring dyan? Bukod dun sa original or dun sa stock na coil spring from Mitsubishi Lancer, pwede rin natin dyan gawing substitute yung galing sa Honda ESI, yung ESI spring. So sa video na to mga boss, ituturo ko sa inyo step by step procedure kung paano magpalit ng coil spring, kaya panoorin nyo lang po ang video na ito. Siyempre bago natin simulan mga boss yung paggawa dito sa ating strut or sa ating coil spring, kailangan ihanda nyo muna yung mga gagamiting tools and equipment. So bukod sa ating mga basic tools, socket, ratchets, and then yung mga wrenches, siyempre kailangan natin ng jack stand, kailangan natin ng crocodile jack, tapos yung coil spring compressor, ayan. Meron din tayo ritong torque wrench. Kailangan natin yan mamaya pagka ibabalik na natin yung strut, yung paghihigpit ng mga bolts. Tapos syempre yung ating dalawang coil spring na ipapalit. Yun nga palang mga tools na to. Like itong torque wrench, tsaka yung coil spring compressor. So probably karamihan sa inyo wala nyan. So sa mga interested na magkaroon o bumili nyan, kung gusto yung magka-idea kung magkano yung mga ganyang klase ng tools, ilalagay ko po yung product link dun sa description, video description nitong ating tutorial ngayong araw na to. Tapos sa pin comments mga boss, so ngayon mga boss yung papalitan natin na coil spring. Ito yung dati kong kinabit na rubber cushion. So may mga ilang parts or bolts lang tayong tatanggalin dito para mahugot natin yung buong strut. Yeah, so una natin gagawin mga boss, luluwagan na natin itong dalawang bolt na to. Ito yung bolt ng shock absorber, tapos ito naman yung bolt connecting yung ating lower arm dito sa ating trailing arm. Gamit lang tayo ng breaker bar tsaka ng 17mm na socket. Ayan. Okay. Next nating tatanggalin itong bolt nito, itong ating stabilizer link. So hindi na natin kailangan tanggalin pareho, kahit isa alin dyan, mamili na lang kayo kung alin mas madaling tanggalin para sa inyo, kung nasa taas o yung nasa baba. Kailangan lang naman nating mahugot yung isa dyan para bumaba itong ating lower arm.
Yan. Tapos ang tatanggalin nating bolt ngayon mga boss, itong bolt nitong lowering arm tsaka ating trailing arm. Pwede kayong gumamit ng martilyo para mahugot yung pupukpukin nyo. Tsaka isa pang bolt para matulak hanggang doon sa loob. Tapos make sure lang mga boss na nakakalso pa rin yung ating jack ha, kasi pagka tinanggal nyo yung bolt na yan, tapos unang-una mahirap tanggalin. Pangalawa, kung sakaling matanggal nyo man nang hindi nyo nilagyan ng jack, pipiglas, may pressure pa galing sa ating strut. So pipiglas yan. Okay, so baka masaktan pa kayo. So make sure lang na nakakalso pa yung ating jack. Ayan, so ito na yung bolt. Tapos mga boss, pwede na nating tanggalin yung jack ngayon. Makikita nyo, pagtanggal natin ng jack, bababa pa yan. Tutulak ng strut yung ating lower arm. Ayan. Tapos susunod natin tanggalin ito ngayon, bolt na to, ang ating strut. Last na mga boss, yung dalawang bolt na nasa taas na nag-hold na lang dito sa ating strut. Ayan. So dito, sa ilalim ng carpet. Ayan. Ayan yung dalawang bolt na kailangan tanggalin. 14mm bolt yan. Gamit ang socket or wrench. Pwede rin. Luwagan nyo lang yan. Actually, tanggalin nyo na. Kung may assistant kayo na sasalo ng strut doon sa baba, maganda. Pero kung wala, alalayan nyo muna ng bolt. Tapos sasaluin nyo mamaya doon sa baba. Yan. Sa tanggal na natin yung strut, the only way to do na lang ngayon is itulak pababa yung lower arm para makuha niyo yung buong strut. Ayan. Ayan. Ito na siya. Ito, ipapalitan natin ngayon ng spring. Makikita niyo yung kahit yung mismong rubber cushion na nilagay ko, medyo na ano na siya, na deform na rin talaga siya. Ito ating strut ngayon, tatanggalin muna natin yung kinabit kong rubber cushion. Ayan. Ayan. So ito yung naging temporary solution ko noon. Buo pa naman yung rubber cushion, kaso siguro dahil sa lambot na rin ng spring, napipipi na rin to kapag ka marami na talagang sakay dun sa loob. Tapos ang unang-una nating gagawin mga boss, kailangan nating gamitin ngayon yung ating coil spring compressor. Ito. Yan, so pakakapitin muna natin yan. Yan. Sa kabila, ganun din.
Tapos gamit ang ratchet tsaka extension yung 1/2 drive, pipihitin na natin yung ating coil spring compressor. Pag nagpihit tayo ng coil spring compressor, mga boss, kailangan evenly nating may apply yung tension on both sides ng spring. Yan, sa kabila naman, hindi pwedeng puro dito lang yung kinocompress natin tapos yung sa kabila hindi. Kailangan side to side, both sides natin kocompress. Ingat sa paggamit nito, mga boss, ha? Kasi kapag dumulas yung coil spring compressor natin, yung ating spring, pwedeng pumiglas yan at marami yung matamaan. So delikado yan. Kocompress lang natin hanggang mawala yung tension dito sa seat, sa ating shock absorber, tsaka doon sa ating collar, tsaka sa main cap. Ayan. So medyo nawala na yung tension, so kakailangan nating luwagan to, mga boss. Ito yung kanyang bolt. Ayan. Gamit tayo ng katala dito sa port na to, sa part na to. Ipitin natin yan ng liabe katala. Tapos 17 mm na liabe naman para maluwagan yung nut. Ikot ulit siya. Wala na naman siyang pigilan. Ayan. Pag natanggal na natin yung nut, tatanggal na natin yung washer. Yung upper bushing, yung cover, and then yung kanyang collar. Ayan. Next na natin dyan, syempre, yung dust cover. Ayan. Tapos tanggalin na natin yung spring. Ito yung luma nating spring, mga boss. Ito yung ngayon ipapalit natin. So mas mataas siguro siya, mga 1 inch. Ayan, mas mataas ng konti. Tapos side by side, i-compress natin yung spring. Kailangan even yung pag-apply ng pressure dun sa spring para hindi tumilapon or hindi pumiglas yung ating compressor.
konti pa, hindi pa umabot yung ating thread. Ito ngayon mga boss yung ating strut. Make sure lang kapag kinabit na natin yung spring, yung cover, yung collar dito sa ating shock absorber, yung butas nitong shock absorber mga boss, naka-align dito. Ayan, kailangan magka-align yan ha. Kasi hindi nyo yung may sasalpak dun sa ating suspension kapag hindi yan magka-align. So, kakabit na natin siya dito sa ating kotse. Una natin gagawin, ipapasok muna natin yung strut sa lower part. Tulak lang natin yung lower arm. Ayan. Ayan. Tapos ipapasok na natin siya dito sa taas. Ayan. Pasok natin dyan. Hindi ko siya mabibidyohan ngayon. Yung isang kamay ko, pangahawa ko sa camera eh. Kaya ang gagawin ko, kakabit ko muna yung nut sa taas. Ayan, so naikabit ko yung bolt pero tatanggalin ko ulit yan kasi lalagay ko yan ng thread locker. Ito, thread locker. So nabibili to sa mga malalaking hardware. Ace Hardware or Handyman. Ayan. So kakabit natin yung bolt. Tapos sunod na natin ikakabit yung bolt ng ating sa shock absorber dito. Ayan. Tapos lagyan din natin ng thread locker. Then yung kanyang nut. Ayan. Tapos kailangan natin may kabit ngayon yung lower arm dun sa ating trailing arm. So gagamitin natin yung jack ulit. Kailanganin natin ng tulong ng jack. Ngayon, so after natin ikabit yan, ikakabit na rin natin yung stabilizer link na tinanggal natin kanina ito. Ayan. So medyo mataas, kailangan natin babaan ng konti yung jack. Ayan, so itong bolt na ito mga boss, may tamang torque din dyan, kaso hindi natin niya magagamitan ng torque wrench. Kasi nga, kailangan mapigilan ng allen yung bolt sa gitna. Kaya higpitan ko lang ito ng todo. Ayan. Ayan. Tapos ito na lang. Patapos na tayo. Higpitan natin ng tamang torque. Itong dalawang bolt na ito, 65 foot-pounds. Gamit ang torque wrench. Ito. Itong torque wrench na ito. Ayan, so nakaset na yan sa 65 foot-pounds. Ayan, 65. Kailangan lang natin pigilan sa kabila dahil iikot yung bolt. Ayan. Ayan. Tapos yung kabila rin. Ayan. Tapos yung bolt din dito sa taas, 20 foot-pounds naman.
20 foot pounds na rin pala siya. So ibabalik na lang natin yung gulong mga boss, tapos para makita na natin yung original height nito. Eto na siya mga boss, mapapansin nyo malaki yung itinaas niya ngayon, as in talagang malaki. Kitang-kita na natin ngayon yung ilalim nitong ating fender. Ganun lang kasimple yung pagpapalit ng coil spring mga boss, basta kompleto tayo sa gamit. Ayan, so mga sa mga ilangan ng tools, okay, itong coil spring compressor, tsaka itong torque wrench, lalagyan ko ng link kung saan ko nabili itong mga to. Check nyo na lang po sa video description box at sa pin comments, pati na rin itong floor jack o itong crocodile jack natin. Tapos abang kayo mga boss sa susunod ko pa mga tutorial. Magbibigay rin pala ako ng feedback dito kasi hindi ko pa matitesting ito ngayon kapag pinuno ng pasahero yung kotse. Titignan ko rin kung malaki yung ibababa niya, pero kung hindi, abang-abang kayo, magbibigay ako ng feedback sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood mga boss, at kita-kita po tayo sa susunod ko pang mga video.